para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahan ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Magandang gabi po, Mr. President, Executive Secretary Salvador Micaldea, Senator Bongco, fellow public servants, mga kababayan. Magandang gabi po. Please run the slide. Ang una ko pong iuulat ay ang ayuda natin sa bataan. Kung matatandaan po natin ay tapos na ang NCR at kahapon din po ay natapos na ang Laguna. So bataan na lamang po ang ating natitira. At makita po natin ay 98.31% na po. So 686,465 po ang ating recipients na nakatanggap ng ayuda. Next slide, please. Next slide. So dito po makita natin ay 6 na LGU na po or municipalities ang nakatapos at pipilitin po natin na matapos ito sa buong linggong ito. Next slide. Sa dalawang araw po na dumaan, ay ito po yung ating operations against illegal drugs. Total of 101 at meron po tayong na-aresto na 133. At sa loob po ng dalawang araw ay 17 million pesos worth of sabu and marijuana ang ating nakumpiska. Next slide. Ito rin po sa loob ng dalawang araw ay ito po yung record ng ating mga violations ng community health protocols. Mababa pa ito kasi dalawang araw pa lamang po ang dumaan. At patuloy po natin na ipatutupad ang mahigpit na implementation ng minimum public health standards. Next slide. Dito naman po sa ating implementation ng more aggressive PDITR plus vaccination strategy, nakikita po natin dito na nakapagpapasagawa tayo ng mabilis ang contact tracing. Ngayon po ay meron tayong 134,700 contact tracers at na-deploy na 38,723 barangay health emergency response teams. Maganda na po ang ating ginagawa sa contact tracing. 94% po ng cases ay natitrace natin within 24 hours. At 91% po ng mga positive ay na-isolate naman natin sa loob ng 24 hours. Sa ngayon po ay meron tayong 283,711 medical personnel at 68,107 support staff ng mga LGUs ang nakadeploy para po sa pagbabakuna. Next slide. Sa atin naman po implementasyon ng National Vaccination Program, ayon po sa ating mga LGUs, ang total po ng ating mga population po na eligible at identified na nasa mga priority groups ay 48,788,021 Pilipinos. Next slide. Ito naman po ang ating status ng vaccination po sa ating mga uniform services. Sa PNP, ang naka-second dose or fully vaccinated na ay 64%. Total of 144,064 policemen. Sa atin naman pong Bureau of Fire, ay meron naman tayong 65.96%. Total of 21,604. At sa BGMP naman ay 73.16%. Total of 13,755 BGMP personnel. Next slide.
sa atin naman pong pagpapalakas ng ating infrastrukturang pangkomunikasyon at ayon sa inyong utos ay meron na po tayong 3,669 na mga na-approve at na-prosesong application para sa mga towers ng telecommunication sector na na-process po ng ating 492 LGUs. Ang natitira po ngayong pending application ay 860 na mga towers po na pipilitin natin ma-approve kagad para makatulong po ang mga infrastructure towers na ito sa ating komunikasyon, lalong-lalo na po na ang ating mga mag-aaral ay gumagamit ng ginagamit natin, sinasabi natin, online education. Yan lamang po ang maiulat kong update, Mr. President. Maraming salamat po. Secretary Roque. Yes, Mayor. Magandang gabi po. Magandang gabi po kay Senator Bongo at kay Executive Secretary at sa lahat ng ating mga kasama sa gabinete. Maliit lang po ang aking report. Una-una po, mukhang luma pa po ito. Huwag na muna yung padala. Meron kasi akong bago na pinadala. Sagutin ko po muna yung sinasabi. Meron po akong bagong pinadalang PowerPoint na merong quotation po from the case of Neri versus Executive Secretary. Gusto ko po munang sagutin yung kritisismo ng ilang mga senador at ng Philippine Bar Association na yung memorandum po na initiate nyo po daw na nagsasabi na hindi na dapat umapir ang mga miyembro ng gabinete dahil ito po ay sagabal sa kanilang trabaho dito po sa gear natin laban sa COVID-19 ay unconstitutional. Unang-una po siguro, ang tanging makapagsasabi lang po na unconstitutional yan ay Korte Suprema. At yan naman po ay katungkulan ng Korte Suprema. At sa ating batas po, lahat po ng ginagawa ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno enjoys the presumption of regularity. Sabagat po pwede po nilang pulaan yan, it is still presumed legal, constitutional, unless the Supreme Court has declared it to be so. Pero ang aking paninindigan po, pag nakaabot po sa Korte Suprema, itong memorandum niyo po will pass the test of constitutionality. Bakit po? Unang-una, hindi po natin hinihingi sa Senado na itigil ang investigasyon. Malinaw po ang sabi ninyo, you can investigate formally all you want. Ang ayaw nyo lang po, sa panahon ng pandemya, yung mga pinaka-importanting mga miyembro ng gabinete na may katungkulan laban dito sa COVID-19, ang Secretary of Health, ang Vaccine SAR, ang Testing SAR, nauubos ang panahon doon sa investigasyon. So hindi po natin pinagkakait sa legislative branch of government ang kapangyarihan na magsagawa ng kanilang investigations in aid of legislation. Pero ang pangalawang punto po, alam niyo po doon sa kaso ng Neri, nagkaroon po ng distinction ng Korte Suprema sa dalawang klase ng investigasyon ng Senado. At ang sabi ng Korte Suprema, kung ang investigasyon ay in aid of its oversight function, na siguraduhin ang taong bayan ay nagagasta ng tama, hindi po po pwedeng pilitin ang mga kahit sino na umapir dahil ito po ay mere invitation. It is only when an investigation is in aid of legislation na ang sabi ng Korte Suprema, diyan po pwede kayong mag-issue ng mga supinas and summons to compel compulsory attendance. Pero ang tanong, kapag ang mga gabinete, dahil sila po ay alter ego ng presidente, ay pinagbawalan na ng kanilang presidente na dumalo, ang tanong po ay po pwede pang ma-cite in contempt ng Senado ang ating mga gabinete. Sinagot na po yan ng ating Korte Suprema. Ito po ay sa kaso ng Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. At kung papayagan nyo po, nais ko lang pong basahin mismo kung anong sinabi ng Korte Suprema sa puntong ito. Sa issue na kapag pinagbawalan ng presidente ang kanyang mga kalihim, po pwede bang i-cite in contempt ang mga miyembro ng gabinete? Ito po ang sabi ng ating Korte Suprema. As we have stressed before, petitioner is not an unwilling witness
And contrary to the assertion of respondent committees, petitioner did not assume that they no longer had any other questions for him. He repeatedly manifested his willingness to attend subsequent hearings and respond to new matters. His only request that he be furnished a copy of the new questions in advance to him to enable him to adequately prepare as a resource person. He did not attend the November 20, 2007 hearing because Executive Secretary Ermita requested respondent committees to dispense with his testimony on the ground of executive privilege. Note that petitioner is an executive official under the direct control and supervision of the chief executive. Why punish petitioner for contempt when he was merely directed by his superior? So ito pong desisyon ng Korte Suprema ay malinaw pa sa sikat ng araw na kung nagkaroon po ng pag-utos ang presidente sa kanyang mga alter egos, mga miyembro ng gabinete, at hindi na po dumalo sa pag-hearing ng Senado, hindi po sila po pwedeng ma-cite in contempt dahil obligasyon po ng mga miyembro ng gabinete na sumunod sa utos ng kanilang presidente. At kung sila po ay isa-cite in contempt, yan naman po will also violate the equality between the three branches of government. Ang solusyon po ay ginagawa po ng Senado ngayon. Pinagpapatuloy po nilang investigasyon at gaya ng sinabi nyo nga, kung gusto nyo pagpatuloy, pagpatuloy nyo. Pero, yung slide before this, babasahin ko lang din po yung distinction between oversight function at saka in aid of legislation. Tignan nyo po ito, ha? Kapag it is oversight function, gaya ng barang gustong gawin ngayon ni Senator Gordon na siguraduhin na walang korupsyon, hindi po mandatory ang attendance. In fact, ang sabi po dito, dun po sa question hour, kung ang objective is to obtain information in pursuit of oversight function, kita niyo po ito. Ang sinasabi ng Kongreso is, yun po, in keeping with the separation of power, states that Congress may only request their appearance. Pero kapag ang inquiry po are in aid of legislation, then appearance is mandatory. So ang tanong po, matapos ang dosing paghihiring ng Senado, is it really in aid of legislation? At sa tingin ko naman po, matapos ang dosing hearing, kung anong kinakailangan nilang malaman para dun sa batas na gusto nilang buuin at gawing batas, ay dapat po malinaw na sa kanila by now. So, yan lang po ang aking nais siguro pong i-report ngayon. Hindi ko rin po gagamitin yung iba kong report dahil late na po ngayon. No? Pero I would like to assure our countrymen na unang-una, beyond the presumption of regularity and presumption of constitutionality, especially when it pertains to the acts of the Philippine President, jurisprudence has recognized that the President absolutely exercises direct control and supervision over members of his cabinet and may disallow them from attending hearings of the Senate or Congress. Yun lang po. Magandang gabi po, Mayor. Thank you, Secretary Roque. I'd like to beg the indulgence of the panel that we will just dispense with your statements for tonight because we are going to show something. I think it's visual.
Before we end, I'd like just to give some statements on the following subject matter, on the memorandum order of executive order officials not to attend the Senate Blue Ribbon Committee hearing, which is being criticized as unconstitutional by everybody, including the Blue Ribbon Committee. On October 4, I have directed the Executive Secretary to issue a memorandum directing all officials and employees of the Executive Department to no longer appear before or attend the Senate Blue Ribbon Committee hearings effective immediately. I have issued such an order to allow government workers to focus on addressing the pandemic in view of Article 2, Section 15 of the 1987 Constitution mandating the state to protect and promote the right to health of the people. After nearly 2 months and 12 sessions with no hearings still going on, and I quote Senator Gordon, till kingdom come, with no new issues being raised, no clear indications as to what legislation is being made or tackled. Government officials have also answered the questions of the Senate Blue Ribbon Committee hearing throughout all the hearings, sufficiently, consistently, and repeatedly. But now they are simply made to attend, oftentimes appearing for hours without being questioned. Doon ako na pumalag sa inyo. Klarong-klaro na sinasabotahe lang ninyo ang gobyerno natin. The Senate Blue Ribbon Committee hearing have clearly devolved into a political circus, a witch hunt which is being used by some senators in aid of their election. The Executive Department always cooperate with the Senate, but this present hearing and the way that it is being conducted is just too much to bear and tolerate. We will no longer dance to their tune and rather focus on the pandemic response and the national vaccination program. On the alleged, itong may isang comedian dito, on the alleged expired test kits raised by Senator Pangilinan. Senator Pangilinan is overly engrossed over the test kits expiration that is borderline farcical. After 2 months and 12 hearings, paulit-ulit pa rin ang tanong kahit paulit-ulit na rin ang sinasagot ng DOH. Pero dahil hindi pumasok sa script nila, ayaw nilang makinig at ayaw tanggapin. This is the reason why I do not want government workers to attend these hearings anymore. They are just wasting their time, and since these senators will not even listen to their explanation and answers, they could have used this time to do their actual work of saving Filipino people. Now I am asking Secretary Duque to again explain, meron bang tayong tinanggap na expired test kits o wala? Nag-deliver ba ang expired test kits o hindi? Nag-deliver ba? Simple lang ang tanong at simple lang ang sagot. Pero itong mga senador, mga bingi at bulag, I'd like Secretary Duque to confirm that they are really alam mo itong bulag-bulagan pati itong bingi-bingihan, in the end nakakatotoo yan. If you do that every
day of your work in Congress, talagang ganun ang mangyari. Not really perhaps in the, how would you call it, the external manifestation of the head, but it could generate maybe in the beginning within the brain. Secretary Duque, educated. Medyo kailangan ng diction itong lecture itong mga senador. Pakibigay nga. Yes, sir. Mr. President, doon po sa tanong kung meron ba tayong tinanggap na expired test kits o wala. Ang sagot po rito, wala. Yung pong test kits, meron po silang expiration period of 6 months. At ito po, meron po kami mga litrato na pinadala sa Senate Blue Ribbon Committee na yung mismong lalagyan ng mga test kits, nakalagay po doon ang production date, May, at mag-expire ng June. Ano na, mag-expire ng November. So that is May, June, July, August, September, October, November. So, 6 months, ho. Yung po kasing tinatanong nila ng mga senador na bakit hindi 12 to 24 months ang kinuha namin na expiry period ng mga test kits. Eh, hindi naman, yun po talaga naman kami ang nagsabi, ito yung standard. We will only get mga test kits with an expiry period from 12 to 24 months. Kami ho, nagbigay ng standard na yun. Prior to the pandemic, ganun po yung standard na ginagamit natin to procure tests. However, it has been reported to us na dahil bago po itong virus ng COVID-19, it was a novel coronavirus, yung pong test nila, wala pong yung mga manufacturing companies, yung gumagawa ng mga test kits, wala po silang sufficient na stability data or performance data to show that it can last beyond 6 months. So, ang sabi nila, hanggang 6 months lang muna ito dahil bago. Hindi naman ito parang lumang test kit na dati na meron stability data and meron performance data that it is effective between 12 to 24 months. Eh ngayon nga sir, bago ito, bago yung virus, bago din yung test kit, sabi nila, ang sabi ng mga manufacturing companies, hanggang 6 months lang ito. And then we will just see. Eh ngayon nga, lumalabas parang hanggang 8 months na. So habang tumatagal na ginagamit yung test at nagkakaroon ng sufficient data on their stability and their performance, at saka lang unti-unting ini-extend nila yung expiry period. So wala ho tayong tinanggap na nag-expire. Meron po tayong natanggap na kakaunti naman, 117 test kits na meron po expiry period na 2 months. Tinanggap po ng PSDBM, tinanggap din naman po ng DOH, bakit po namin tinanggap kahit na 2 months na lang ang natitira sa kanyang expiration period. Kasi po, at that time, napakataas ng demand for testing, ang supply napakababa, Mr. President. So that, ito pong 117 test kits, equivalent to 23,400 tests, ay nagamit po ito ng 4 na laboratories. Beyond, reaching the end of its expiry period. So, gamit po lahat ito. So, again, the answer to the question, kung meron po tayong tinanggap na expired test kits, wala po, Mr. President. Sana nakinig si sino pangalan nitong pangilinan? Kuki o Kiko? Pareho tayo. I'm also very much exhausted
in trying to explain to them na kung ano ang mga procedural constraints. Hindi naman doon sa visa because I do not have the talent. Again, I ask at the risk of sounding like a broken record, I now repeat my call and challenge to the Senate Blue Ribbon Committee, kung meron kayong ebidensya, mag-file na kayo ng kaso. That is how simple it is, and that is how simple it should be. Allow the ombudsman, the proper agencies, and the courts to investigate, prosecute, and find guilt, if there is any. The House of Representatives Blue Ribbon Committee has already concluded its hearing and is now preparing its report because it is conducting investigation in a more neutral and civil manner and without the necessary politicking. I cannot say the same with the present Senate Blue Ribbon Committee, whose investigations are not really achieving anything nor going anywhere. It is clear, according to COA, that there is no overprice, no ghost deliveries, and no corruption. We follow the procedures according to the law, and that you yourselves have passed. We did it quickly as mandated, and we only paid when the goods were delivered. Crumple those corporations that you are so intent on destroying, for all I care. As for government, we have already said and done our part. Magtatrabaho lang kami. And anyway, Gordon, may sabihin lang ako sa iyo. Yung ano lang ang pagkatotoo sa pagkatao mo at pagkatao ko. Alam mo, Gordon, wala akong presidente. Wala akong lahat. Sweldo ko lang. Wala akong mga tippers kagaya ninyo. Makita namin sa Committee on Accounts. Wala akong pareho sa iyo na nakuha. At pinumuna mo na yung pagpunta ko sa tindahan. Punta ko sa tindahan kasi may gusto akong pakipagkita ng isang tao. Girlfriend ko noon, hiwalay na kami. Pero gusto ko lang masyal. Pumasok kami doon sa jewelry stores. Totoo yun. Totoo yung tingin ako ng mga relo. Sino bang ayaw ng relo kung magaganda? Ang problema lang, kung may pera ka, kagaya sa iyo, 86 million, ilang relo yung mabili mo. Kaya nahalata ko, napupuna ko kasi ako mahilig sa itong mga ganito lang, mga Casio. Pero every time magkikita kayo, the last time you were wearing a Rolex, parang gold. Hindi ako nagnakaw ng relo. Pumunta ako ng tindahan. Kayo ang nagnakaw sa gobyerno ng 86 million. Ngayon, ayaw mo pang bayaran. Bayaran mo yan, baka pagdating ang panahon, talagang hindi ka na manalo eh. So, wala ka ng protection. Sabi ko sa iyo, kakampanya ako laban sa iyo. Eh, magnanakaw ka eh. Isang issue ko lang sa iyo, 86 million na nanakaw mo. Eh, kasi kung sabihin mo na wala sa iyo, di na saan, di ninakaw mo. What happened to the money? Bakit dinikit mo doon sa Red Cross? Ngayon ayaw, sinabi ng COA,
nagkaso kayo, baka dumating ng in-bank yang, ang bank, tapos dumating kayo ng Supreme Court, talo ka. Tapos sinabi ng Supreme Court, bayaran mo. And that order of the Supreme Court is final and executory. Bakit hindi mo bayaran? Bayaran mo yan kasi ninakaw mo. Ngayon, wag mo kaming punahin na magpasok kami ng ano. At ano sa iyo yun? Magbili ako ng Rolex kagaya ng suot mo. Would it erase your criminal liability of malversing the 86 million? Kung sakali gusto ko, bumili talaga, pipilitin ko. I have to get it from the savings, my savings. Pero hindi naman, kaya ko naman siguro maabot yan, yung relo na sinusuot mo. Ang problema, Gordon, bayaran mo. Kasi kinakailangan ng gobyerno. Dahil magbili pa tayo ng maraming bakuna. Alam mo yan. Kulang ang pera natin at naipon natin, but we have 110 million souls to worry about. So, pakiusap ko lang sa iyo, bayaran mo. Tapos na ako sa iyo pag nabayaran mo. Pag hindi, habulin kita hanggang saan. Retired naman ako, matatalo ka man, hahabulin kita. Tapos pag inabot kita, sapakin mo yung ulo mo. Bakit tinakbo mo yung pera ng gobyerno? Hindi mo naman kaya makipag-ano sa akin. Yung katawan mo, isang wallop lang yan. Huwag ka ngayang mayabang dyan. Gordo na to. Bayaran mo, mga kababayan ko, itong si Gordon, saan man ito mapunta sa kampanya, bago siya magsalita, magsigaw kayo, bayaran mo, kasi talaga, kasi ako, tanongin niya kung sino ang pinuntahan mo, sabi mo, girlfriend mo. Ang sagot ko, wala kayong pakialam. At huwag na kayong magtanong kay may asawa na ako. Diba? Na girlfriend ko yan, congressman ako. Kasi pagkatapos dyan sa Congress, magdaan, magtingin-tingin, yun, nakilala ko. So, may girlfriend talaga ako. Bakit ko bulain? Pero alam ng asawa ko. Wala ko tinatago. Doon sa isang tindahan rin, nung harap ng hotel na ito, Dusit, meron rin ako doon. Kasintahan ko rin. Kasi minsan isang ikot lang yan eh. Pero, hello, goodbye. Kasi ako, may asawa na. At takot ako sa mga anak ko. May anak ako isang babae na kasing ano ng kapatid rin niya. Taragis. Surrender na ako. Sa ngayon, pag mga anak kong babae malalaki na, at ako pag inaaway ako, walang laban. Yan ang totoo. Pero kung bisitahin ko lang, diyan banda sa dalawa ang ano ko dyan. Eh, pasyal-pasyal ka lang pala. Eh, kung hindi ka makabili ng mga mamahal,
Hindi, yung nagbantay na lang sa nagmamahal ang anuhin mo. Di ba ganun yan? Kaya magbili ka ng mga relo, mag-abot ng mga 800,000, 1 million. Bakit ba ako magbili ng ganun? Tignan mo lahat, lahat footages ng ano, ng makita mo sa, makita mo ako, mga Casio. Ganun. Kaya yan ang gusto ko eh, pang rugged. Kaya mo magsuot ako, gusto kong ganun. Hindi ako mahilig dyan sa dissenting mga patik-patik. Korne tignan. Hindi bagay. Hindi naman tayo milyonaryo. Maganito pa. To me, it's sporty. At bagay sa style ko, nakamaong lang. Nakamaong ka tapos naka-Rolex ka, para kang gago. Si Gordon kasi kung hindi nakabarong, naka-Amerikana. Ito, ano lang, Dick. It's, you should pronounce your name properly. Dick. Yung kurbata mo, bumili ka na yung medyo malaki para yung tiyan mo nahuhulog na doon sa puson mo, putang ina ka. Salamat, mga kababayan.